So ayan boss, nakakasana yung ating fence grills. Ito siya. So 2x2 yung frame board natin. Tapos 1x2 yung mga nakaslant sa loob ng bracket. Ayan, mga braces niya. Siya nga pala, nakakasana yung gate na i-install natin doon. So, two-door butterfly gate to. No, ang bukas niya, harap at saka paloob. Palabas, paloob. Yan ang bukas. Siya. So, dito, ang disenyo namin dito, yung makakapasok yung kamay na may-ari para pag mag-a-unlock siya ng gate niya sa loob. Mag-a-unlock siya ng barrel bolt. Yon, may papasok niya. So ito yung fence grills niya. So pa-slant yung disenyo nito kagaya doon sa huling ginawa natin. So ito siya. So ito, nakakasana yung gate dito. So yan. So wala pa tong barrel bolt sa baba at saka dito sa gitna. So, yan. So, ang opening pala nito, pwedeng pa ganyan, pwede rin paloob. Paloob. Yun, oh. So, yun. Hindi sila tapos na. So ito guys, ito yung aming turnover contract for per finish. So maraming nagtatanong kung magkano magpagawa ng isang per finish na contract or kung ano man yung mga pinapa-estimate nila. So pasensya na kayo guys at minsan hindi ko kayo ma-replyan dun sa mga tinatanong nyo. Actually ganito kasi yan.
hindi kami basta-basta nagbibigay ng price contract, no? Kung magbigay man kami, range lang 'yon. Ibig sabihin, parang estimated lang. Iba kasi yung personal kayo nakikipag-usap sa amin, tapos sinusukatan natin yung bahay nyo, kinukuha namin yung outcome na gusto nyo. So, dun palang lalabas yung total estimation contract. So, yun nga guys, dito sa subdivision namin, napakaraming contractor. Yun, napakadami din na magagaling gumawa, napakadami din na magagaling na contractor, tsaka manggagawa. So, respeto na lang namin sa isa't isa na hindi kami nagbibigay ng mababasa ng iba. Kasi syempre, alam niyo naman, business yan. So, respeto na lang din para sa kanila. So, shoutout nga pala sa mga kasama ko at kaibigan ko, mga nangungontrata rito. Shoutout sa inyo lahat. Yan. So, siya nga pala, kahit bare finish yung pinagawa, ugali ko na maglinis ng, ano, ng area, ng ginawa. Kasi, syempre, hindi natin alam kung titirahan kagad nila yan or hindi. So, mas maganda, may turnover natin sa kanila na medyo malinis. No, hindi na mahirapan yung kliyente natin. Kasi ang kasunod sana nito guys is magpapa-overall tile sila. Kaso as of now, meron muna kaming ibang aasikasuhin tapos saka kami babalik dito. So yun. Nga din pala, syempre mas maganda rin na aabutan uli namin to ng hindi makalat para hindi nakaka-stress, para tuloy-tuloy yung flow ng trabaho. So yun naman sa construction eh, talagang makalat. So ayun guys, maglilinis muna ako. So ayan guys, nakapaglinis na ako. So ito, pakita ko sa inyo. So ito guys, kahit papaano nakapaglinis na ako. So ayan, lagay ko muna yung pinto dyan. So wala na rin yung ibang gamit dito. Pagwalis na rin ako rito. So ayan, ito na siya. Ayan, linis na. So ito ang gagawin ko rito, pupunasan ko to ng tuyong basahan para matanggal yung alikabok niya. Sa ako a-applyan ng Pioneer Epoxy ANB. Ayan. So siya nga pala, maraming nagtatanong ng ano, ng mga pricing, no, regarding sa pagpapagawa. So bibigyan ko na lang kayo ng idea, bibigyan ko kayo ng tip. So ganito kasi yan, sa isang grupo or sa isang manggagawa or sa contractor, meron silang basihan sa sukat kung paano nila kayo sinisingil. So depende nga lang din naman yung kung ano yung gusto nyo pagkaka-construct o kung ano yung gusto nyo na magiging outcome. So hindi kayo pwedeng mag-base guys sa paniningil ng iba. Kasi yung iba kasi talaga, meron talaga silang singil na yun yung range nila. For example, sa 2 metro hanggang 4 na metro, magkakaiba yung singil nila. So, ganun yung isang sample. Depende na lang din yan guys sa pagkakabuild ng constructural. So, magkakaiba sila ng pricing. So, example guys, itong roof extension na to, ayan, may sarili kaming singil dyan. For example, ang sukat niyan guys is 2 by 4. Ayan, 4 yung haba na yan. Metro yon. Ganin din sa fence area, 2 by 4. So meron naman guys na 150 by 4. So yan. So yan yung mga sample na kung paano kami maningil ng range, no? So ayan nga guys, yon, an example ko sa inyo yung sa may fence. Yun yung basis namin. Yon guys, an example ko sa inyo pag sa amin. Hindi ko nga lang masasabi yung price kasi respeto na lang din sa mga ibang nangongontrata. Ang basis namin is yung sukat. Siyempre, ngayon, nahanapan nyo ng basis yung isang contractor o manggagawa kung bakit ganun sila maningil. So, ayun guys, respeto nyo na lang guys na sa bawat pagka-canvas nyo, meron sila talagang basihan. No? Depende yon whether na mas mataas sila or mas mababa sa kanila. Siyempre, ganun talaga yung pricing nila. Yun, irespeto natin yung mga ganun bagay guys. So, siya nga pala guys, sa tiles installation at sa overall paint,
sa pagpipintura at saka sa paggawa ng mga finishing carpentry like cabinets, hanging cabinets, ang basis din niyan guys ay sukat. Pag meron kayo nakilalang isang contractor at saka isang manggagawa na tinanong nyo pa lang siya, bigla na siyang sumagot kagad. Ibig sabihin guys, kabisadong kabisado na nila yung bawat pricing. Kasi kagaya nitong ginagawan namin, isa lang naman yung mga sukat nito eh. Kaya kung sasabihin mo na ganito, itong area na to, ipapatiles ko, itong bandang part na to, ipapatiles ko, kabisado na nila yan. Mabilis na nilang masasagot yan. So, ganun din sa pagpipintura. So, ako guys, bibigyan ko kayo ng idea sa pagpiping. Pag mas marami na yung wall na napa-install mo sa isang bahay mo, like may ceiling ka na, tapos maraming kantuhan yung ceiling dahil nakadrop, mas mahirap pinturahan yon. May kisa kami ka sa second floor, may kisa kami ka pa sa first floor, meron ka pang mga division sa second floor. Diba? Mas maraming ano yun, mas maraming effort yun. So guys, tip ko sa inyo, pagka mga ganun na, mas medyo pricey na yung masisingilin sa inyo para hindi rin kayo magulat. So yun nga guys, range out, nagdedepende talaga kami sa sukat. So yan din naman yung iba eh, nagdedepende sila sa sukat. Mas maganda guys, mag-canvas sa gagawa ng bahay nyo, tip ko lang sa inyo, kitain nyo ng personal para malaman din nila yung outcome na gusto nyo. Tapos, doon ibibigay ng contractor na nakausap nyo or doon ibibigay ng isang manggagawa yung price at estimation kapag narinig nila yung sinabi mo. Ito yung gusto kong outcome, ito yung gusto kong kakalabasan, ganito yung constructural. Diyan nila may estimate lahat, diyan nila kayo bibigyan ng quotation. So ganito kasi yung guys, for example, sa mga nanonood ng video namin, shout out sa inyo, sa mga nagtatanong din ng mga price and quotation, kapag nagbigay kami sa inyo niyan, hindi naman ho kami yung gagawa ng bahay nyo. Maaaring pagdating sa iba na niyan, pinakot nyo yan, iba na po yan. So yun lang, so idea lang. Pero kung nangingi kayo ng price, kindly message na lang po dito sa Facebook account ko. Tapos i-message ko kayo dyan. So ayun guys, ideal or range lang pero hindi eksakto. Yan ang pwede kong maibigay sa'yo. Maraming salamat sa panonood at sana makakuha kayo ng idea dito sa channel ko. Yun nga lang guys, disclaimer lang no. Itong sinasabi ko or itong elaboration ko rito is my own opinion sa mga experience ko. Idagdag ko na nga lang din pala guys yung regarding sa mga nagpapagawa na inaalam nila kung ilang araw lang ba nagagawa yung ganito. Ilang araw din ba ito matatapos. So yun guys, depende kasi yun. Meron kasing client na nagbe-base sila kung hanggang ilang araw matatapos. No? Depende yun. Tapos yun ang price na babayaran nila. Meron kasing, halimbawa, kumuha ka ng isang arawan. Manggagawang arawan. So ito, disclaimer lang ha. Sarili kong opinion. For example, yung isang manggagawa na yan, kinuha mo ng arawan, hindi nangangahulugan. Pag sinabi mo, gusto mong matapos ngayong araw to lahat, matatapos niya. Hindi yung ganun, guys. May basis lang sila ron kung hanggang saan yung trabaho ng binabayad mo sa kanya sa loob ng isang araw. So, yun ang sarili kong explanation. Opinion ko yun. So, ayun guys, sarili kong opinion yun, sarili kong explanation yun. Naging basihan ko na lang din yung mga experience ko nung mga nakaraan taon na nangongontrata ako. So, ayun guys, sana makatulong ulit itong video na to para mabigyan kayo ng idea. So, yun lang. So, nga pala, sir ma'am, ito, kakatapos lang malagyan ng masilya yung ating mga bakal. So, ang purpose nito, para hindi pasukin ng tubig tong tubular. Kasi yan ang sakit ng tubular eh. No? So, yan. So, itong part na to, malinis na. Tapos, dito na muna tong ibang gamit. Kasi magpipintura pa tayo bukas. So, ayan. So, kung papansin nyo, wala na rin gamit dito. So, ayan. Ayoko kasing may naiiwan kaming gamit dito kahit isa. Kasi, ang tendency, pag kailangan namin yung gamit na naiwan namin dito, pupunta pa kami rito. So, hassle yun. So, ayan. So,
So itong mga polycarbonate na retaso or natira, magagamit namin to sa pag-i-install ng tiles. For example, meron kaming gustong aparan, co-cover lang namin siya. Tapos yung iba, ayan, dito siya. Para pag nagpintura ako, hindi madudumihan yung wall. So, ayan. So, bibisikan ko na lang nga pala yung ano, yung paligid sa labas. Para makapaglinis. Kasi ito yung iba. Dito na muna siya. Iyon na. Bisikan ko ng tubig to para malinis. Okay. Wala, sir, mama, nakapaglinis ako rito sa labas. Pakita ko lang sa inyo yung ilaw. So, yun siya. May ilaw na siya. So, yan. Yun, oh. Okay.